Magandang gulay sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, RG Munoz, the BG Master. Andito po tayo sa Bago Osyero. Dito sa ating kakalipat tanim lang na atsal. Patuloy ngayong hapon na to, i-share po namin sa inyo ang isa po sa kinakailangan natin sa ating pagtanim ng mga gulay. Dito po natin makikita kung paano po natin i-install yung plastic pipes or tinatawag natin na drip irrigation. Ang drip irrigation po natin po ano, actually hindi po siya mechanized. Actually, yung ating drip irrigation po ay isa pong gravitational. Isang drum lang po ano. Actually, binubuo pa ng aming kasamahan ang drip irrigation. Yan. Isang drum. 200 liters po. Ayan. Tapos, meron po siyang mga tubo in which papuntang sa baba para i-scatter niya po o ilihis niya po yung mga tubig papunta sa ating mga tanim. Actually, meron po tayong on-off bulb bago po natin gamitin. Ito na po, naka-on tapos off. So, yan po ang isi-share natin ngayon, no? Sample lang po yan sa ating tatawag na gravitational drip irrigation. Matutunghayan po natin ano kung paano siya i-install itong mga pipes po natin ano o yung mga tubo na mula dito sa main hanggang sa papunta siya sa kanyang secondary na in which kung saan po siya magdidilig sa ating mga tanim. Okay? So, actually, we're installing pa ho. So, siguro mga ilang oras, pwede na po nating matry kung paano po natin ipapagana or paano gumagana ang ating drip irrigation. So, ito po, actually, mamaya pa ho natin siya itatry, no, na palabasan ng tubig dito in which na po ang magdidilig sa ating mga tanim. Okay, so may butas po siya dito, no, bandang puno. Tapos kung kailangan ng patubig, diyan po tutulo ho yung tubig na mula po sa ating tangke. Pero after that, ipapakita ko po muna, no, kung paano po siya i-install itong tawag nating na mga pipes, no. So mayroon po tayong mga connector valve dito, no, or mga fittings. So patutunguhan natin, no, kung paano po siya i-install. So ito po yung gagawin po natin, ano, actually bubutasan po natin siya. Then after po dito, lagyan po natin siya ng laking butas in which isa po siya sa makikita natin kung paano natin i-connect ito, no, using the fittings. Okay, so ang ating fittings po actually 16 po siya ang size, then in which pwede po siya sa ating mga actually mayroon pong 12, mayroon 16, actually yung gamitin po tayo is 16. So tulad po nito, ganito lang po natin ano, ipapasok itong fittings. Yun. So tibay po siya, no. Then i-connect po natin itong mga valve, itong mga pipes natin sa fittings na to. So yan, ito na po yung finished product po natin, ano, na paggawa sa ating mga drip. Tapos i-prepare po natin, ano, napapunta doon na magiging straight po siya.
papunta sa dulo. Okay? So, partner, pwede bang DR, pwede bang paki align itong lalawang doon sa dulo para makita po nila kung paano po sige partner paki kila. Yan. Okay. Tapos itong kabila. Yan po yung arrangement po ng ating mga pipes, you know, para sa ating drip irrigation. Then after po ulit kita natin po ano kung paano siya i-install. So ganito lang po ano, tutusok natin. Actually, meron sana tayong tawag nito, barina. Kaso lang, di namin nadala kasi ginamit po kanina. So, ang ginawa po namin, meron po tayong maaring gawin. Actually, kutsilyo lang po yung ginagamit namin ngayon. Okay? So, after po na, in which po na pwede na siyang ilagay po yung mga fittings natin, pwede na po siyang i-connect, no? Dapat hindi po siya ganong malaki, hindi rin po siya ganong maliit. Para hindi po tayo mahirapan. O kung sobra naman po yung butas, makatutulo po yung mga tubig na mula sa ating tanke o sa ating drum. Then, after po nito, i-connect na po natin ho yung isang pipe mula dito papunta sa dulo. Okay? After po dito, ano, puntahan po natin yung dulo upang makita natin kung paano po natin ilalak yung dulo ng ating mga pipes po, ano. So, guys, halo kayo dito. Samahan niyo po ako. So sa bandang dulo po nito, actually meron po tayong ginawa, no, para tutupin lang siya ng dalawang bases upang hindi na po lalabas dito ho yung tubig. Hanggang dito lang po talaga yung tubig natin, ano, para tuloy-tuloy po ho yung tulo ng tubig sa ating mga tanim. So ito po ho yung hitsura ng ating finished product na parang naka-tip or naka-tape na po siya, no? Actually, di po siya tape ito. Kasi ito po yung magandang gamitin natin pang lock sa ating mga pipes. Actually, hindi lang po ito. Actually, isa rin po yung mga primary natin na pipes. Yung mula po siya sa tanke natin. Actually, naka-seal din po siya. Parang inipit din. So, puntahan natin, ano, guys, para actually lahat po ng mga dulo ng mga tubo or mga pipes natin nakasilyado na po or nakaipit. So dito sa bandang unahan, so ganun pa din po, ano, naka tape din po siya para ang tubig hindi po siya tuloy-tuloy na lumabas. Hanggang dyan lang talaga siya po, ano. Then yung isa po natin, ano, yung sa malaking tubo, ganun din po, nakaipit din po siya para hindi po lalabas dito po yung tubig. Tuloy-tuloy na lang po siya na tutulo sa mga bawat puno ng ating tanim. Then ipapakita ko rin po sa inyo, ano, yung paglagay ng mga alambre para hindi po siya lumayo o gagalaw po yung mga tubo natin. At magbutas po tayo ng mga pipes. Kasi itong mga pipes natin, hindi po siya, wala pa po siyang butas po, ano. Dapat tayo pa po yung gagawa ng butas. Depende sa atin kung kailangan ba natin malaking butas o maliit na butas lang. Pero sa atin, yung ginawa natin, pino po talaga po yung, or maliit na butas lang po yung
gagawin natin po ano sa mga butas doon sa ating mga pipes. So dito tayo guys, no? So ipapakita namin, no? I-share sa inyo kung paano ho siya bubutasan, at mayroon din po kaming ginagawang lock para di po siya lumayo sa puno ng ating mga tanim. Well guys, ito na po yung kailangan natin, ang karayong para pantusok para sa butas sa pipes, then panglock po natin ng mga bakal or alambre. Okay, pakita natin, no, kung paano po siya butasan, then ilalock. So simple lang guys, no, lagyan na, tutusok lang po natin. Actually hindi po siya dapat matusok sa bandang taas, sa ilalim lang po talaga. Okay? Dapat dahan-dahan lang. Then lagyan po natin siya ng lock. Yun. Para hindi po siya gumalaw po. Then to follow ang mga ibang puno. So hanggang doon po sa dulo. Para see? Matibay po siya. Kahit masipa o maapakan, matibay po. So guys, ito po yung mga bagong ideas, no, na aming ginagawa or ginawa para sa makatulong po sa ating mga magugulay o magsasakang magugulay. Depende na po, mayroon pong mga pressurized, pero sa ating gravitational optional po. Actually, yung mga drums natin, meron po tayong 200 liters, 1,000 liters na maaaring pwedeng gawin. Well guys, so after po nito, itatry po natin kung paano po gumana ang ating ginawang drip irrigation. Okay naman sa inyo? Sige. So dito po tayo po ano sa switch bulb po niya, ano. So kailangan po natin i-on para makita po natin ang tulo ng ating ginawang drip irrigation. Yun, tumunog na, marang bumaba na tubig, ano, at parang may nagwi-whistle din. So ito na po yun, ano, yung tulo ng tubig, kung gaano po siya kalakas. Kailangan po siguro natin ng mga 5 minuto para madiligan nyo pa niya po ng maigi yung ating tanim. So kung ganyan po kalakas, siguro mga 5 minuto pwede nang patayin ng ating drip irrigation po. Actually, depende din po sa atin, ano, mayroon din siyang, kung kailangan natin medyo hindi malakas, pwede nating hinaan doon banda sa ating switch para di po siya gaano. Kung kailangan natin na mas mahina pa nito, parang tulo lang, ano, ng tubig yung kailangan natin. Then pag ganito na, no, on off ka na lang sa inyong patubig sa ating halaman. Kung masyadong mainit, so mayroon na tayong pondo sa tangke, then kailangan natin i-on para mapatubigan ng ating tanim. After all, siguro pagka ilang araw, kung hindi umulan, kailangan din natin na patubigan ulit. So on off ka na lang, on ka sa gripo, tapos i-on mo din yung bulb nung ating drip para pumunta po ang tubig sa mga puno ng ating tanim. So another ideas po na i-share po namin sa inyo. Huwag po kayong mahiya, no, na magtanong, mag-share ng ideas dito po sa aming channel. Okay? So actually, ipipinch ko, i-share ko din po sa inyo yung mga page namin. Unang-una, yung RHG Seedlings, kung sino po yung gusto na magkaroon or ready to plant ng mga punla tulad nito. Napoproduce po kami nito, no, ng mga iba't ibang klaseng punla. Meron po tayong sweet pepper, atchal, sili, kamatis talong, at ampalaya. At kung ano po yung gusto ninyo, actually open po ang ating RHG Seedlings sa iba't ibang uri ng company. Kung sino po, kung ano po ang gusto ninyong tanim na nakahiligan na itanim sa inyong ang bulayan.
Then isa din po yung RJ Munoz Farm Consultancy. So pwede po kaming pumunta sa inyong farm para sa consultation regarding po sa tamang pag-aalaga sa ating mga gulay. Huwag po kayong mahiya, no? Mag-comment, suggestions, kung ano pong dapat nating gawin sa ating mga gulay. So, hanggang dito na lang po kami, ano? Magandang gulay sa ating lahat. At once again, maraming salamat po sa nakantabay o sa pag-antabay sa aming programang ito. RJ Munoz, ang aking Facebook account. At huwag po kayong mahiyang mag-subscribe sa RJ The VG Master. Once again po, salamat at magandang gulay sa ating lahat. Yeah, 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 yeah.